Hello guys, good afternoon. Oras ngayon ay 4 ng hapon dito sa Nipawa, Manitoba, Canada. Good morning sa Pilipinas. Umaga doon ngayon. Advance sila ng 13 hours. So 5 AM na doon ngayon. So gumawa ako ngayon ng video na to guys dahil gusto ko kayong igala sa town ng Nipawa. So samahan niyo ako at puntahan natin yung iba't ibang establishment ng meron ang Nipawa. Ginagawa ko tong video na to dahil noon dumating ako 2010 medyo hindi ako makagawa, kaya ngayon ko lang napag-isipan na makagawa ng ganitong video. Kaya sana magustuhan nyo at mag-enjoy kayo sa pag-nood ng video to. So guys, hindi na natin ito patatagalin at habang naggagala tayo magkikwentuhan tayo para ma-enjoy naman kayo, hindi kayo mag-boring. Gawin kong video ko medyo mahaba at baka mainip kayo, pero siguro hindi naman at enjoy kayo. Muna sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating viewers and subscribers dahil hindi kayo nagsasawang manood ng aking video. Maraming salamat dahil umaangat ang ating channel na to. Kung hindi tayo sa inyo, hindi ito lalawak. Kaya maraming salamat sa inyo guys, sa inyong suporta. Huwag kayong mag-alala, mas lalo ko pang pagbibigiin ang aking ginagawang ito para magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng idea at saka mag-enjoy kayo sa panonood nitong video nito. Sinsya na kayo guys, medyo pagod dahil kagagaling ko lang ng trabaho, kaya kaka-out na lang namin.
City Hall ng Litawa. Nandito ako ngayon sa harap. Papakita ko sa inyo. Tapos sa ating intro. Masa-shoutout muna ako para hindi ko makalimutan mamaya. Shoutout nga pala sa aking kumpare, si Adam Williarso. Guys, subscribe, like, and share sa kanyang channel. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nagkaroon ng YouTube channel. Dahil simula una hanggang huli talaga, sinubaybayan niya talaga akong turuan para matuto ako sa pag-vlog. Pero nag-enjoy naman ako, kaya nagustuhan ko naman. Masaya naman siya. Medyo mahirap, may kahirapan lang, pero okay naman, kayang-kaya naman. Shoutout din pala kay Hernan Kamama. Yan, paki subscribe na lang guys sa kanyang channel. Dalawa kasi yung channel niya, Hernan Kamama and Hernan Daily. At sa kay Distant TV. Yan po. Maraming salamat sa tulong mo. Sana gabayan pa tayo ng Panginoon para lumago itong ating ginagawang enjoyment. At saka kay Mang Jordan TV. Ayan. Bye. Daghang salamat sa imo. Lagi ka nandyan at nagsishare tayo ng kalaman tungkol sa pagbablog. Dahil bago pa lang tayo sa itong gawain, kaya maraming salamat at lagi kang sa mga kaibigan ko sa PTB Bikers ng Nipawa. Maraming salamat din sa inyo guys. At ngayon kasi wala nang bike, pahinga muna. Medyo malamig. Garahe muna talaga ang bike. Ayan guys, oh, kikita nyo naman yung suit ko. Medyo makapal dahil nakaraang araw lang umulan ng snow. Siguro naman napanood nyo yung una kong video. First snow 2020 October. Yun ang unang bagsak ng snow. Hindi naman sa masyadong malakas, pero yan. At ngayon, kaninang umaga, dagdagan na naman. Ito, medyo lumamig at medyo madulas ang daan kasi nagmi-melt yung snow. Natutunaw siya. Kaya, excuse me. Kakamirienda ko lang kasi kaya medyo busog. Dumaan kami ng kaibigan ko sa Digyo. Libre niya ako. Maraming salamat. Shout out nga pala dyan kay Black Stallion. Marami tawag sa kanya eh. Black Mamba. Ayan. Black Jack. Ayan, ako nagbantag sa kanya. Black Jack. Walang iba kundi si Clint Galicia. Ayan. Member ng Heart Trap yan. Malupit ang talent. Okay, sa mga kasamahan ko sa Pure Foods, mga kumpare, shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, mga kasamahan ko pa sa Pilipinas, Pure Foods Marikina. Ayan, watak-watak na, pero ayos lang yan. Isda at sandok, diba? Magkalayo nga yan.
naman sila, nasa dagat yung isda, nasa bahay yung sandok. Don't worry, mga mare pare, magkikita din tayo balang araw. Stay tuned lang. Alright. Kasi meron din tayong mga kumpare-kumare dyan sa Toronto, yan, Alberta, nasa Vancouver, yan. Kaya kahit saan ka pumunta, marami kang mapupuntahan at marami kang matutuluyan. Napaka gandang puntahan ng gara ng mga yan. Ito nga, dito tayo sa province ng Manitoba, Manipawa, Manitoba, Canada. So alis naman at medyo oh, naman dito tikid naman dahil mura lang naman ang bayad sa bahay kung ikaw ay nagre-rent. So ang binabayaran ko kasi is 300 a month, kasama na lahat, kasama ng kuryente, tubig, internet, at kumpare ko rin ang tinitirahan ko ni paring Alpi Palyo at si Maring Muna. So guys, pasensya na kayo kung medyo mahaba itong drama ko, kaya sana bibigyan ko kayo ng kaalaman. Alam niyo naman mayroon lang ako nagdadrama, pasensya nyo na. So maya maya guys, itutor ko kayo sa iba't ibang sabi ko nga kanina, establishment ng Manipawa, like City Hall Manipawa, hospital, school, groceries, yan. Kaya, at pupunta rin tayo dun sa pinagtatrabuhan ko guys na planta, yung High Life Foods LP. So dati siyang Spring Hills Farm, so ngayon may pinalitan na ng pangalan, naging High Life Foods LP na siya. So from here in Manipawa Town, Manipawa Town, siguro mga 10 minutes drive papunta doon sa may Gladstone. So hindi naabot ng Gladstone, dyan lang banda sa may 10 minutes drive lang. Malapit lang siya, pero hindi pwedeng lakarin kasi malayo talaga. Pag summer pwede, hanggang lang umalis. Eh ngayon yung winter, so mahirap na sumasakya. Advisable talaga guys dito sa lugar na to na magkaroon ka ng sasakyan, dahil hindi pwedeng wala kang sasakyan dito dahil hindi mo magawa ang gusto mong gawin kung wala kang sasakyan. At isa pa, pag ikaw ay may pupuntahan tapos ikisuyo ka lang, mahirap, hindi mo alam kung mga 20-20 naman yung pagkikisuyuan mo. So mahirap, hindi lang abala, talagang hindi kayo magkatugma ng schedule. Kaya kung ikaw ay may sariling sasakyan, kailangan mo talagang anytime pwede kang pumunta kahit saan kung ikaw ay may appointment. So okay, kaya ako ito nag-provide talaga ako ng sasakyan dahil mahirap pag wala ang sasakyan. Eh siyempre gaya niya ngayon winter, gusto mong mamili ng grocery, so mahirap maglakad kasi malamig. Yun nga, yan, tingnan niyo, kahit maglakad ka tapos ganitong suot mo makapal, lalamigin ka pa rin, tapos may daladala ka pa ng mabigat. Mahirap. Sabog talaga na may sasakyan ka dito sa ang lalo na, ikaw ay gusto mong mag-shopping minsan or may
Marcas, a City, like Brandon, Winnipeg. Yan, City kasi yan ng Manitoba, guys. Kaya, ngayon, pag may pinpin ka doon, ang biyahe pa naman eh, almost 1 hour ang Brandon. So, pag ikaw naman ay may appointment sa Winnipeg, abuti naman ng 2 hours or 2 and a half hours. Hindi sa yung takbo. Sa bilis ng sasakyan mo. At ang minimum speed limit lang din naman dito is 100. So, medyo mabilis na nga yun. Guys, medyo mahaba-haba na rin yung pinto ko sa inyo. Sana meron kayong natutunan at nabigyan ko kayo ng idea na ano talaga ang pamumuhay dito sa town ng Manitoba, Manitoba, Canada. Okay. So guys, simula na tayong gumala. Gagala ko kayo sa town ng Manitoba at pupunta natin ng iba't ibang establishment ng Manitoba. Okay. Okay guys. Ngayon nga pala, nandito ako sa harap ng City Hall ng Manitoba. So, ipapakita ko sa inyo yung City Hall ng Manitoba. Baliktarin ko lang yung camera para makita nyo. Ayan siya guys, yung City Hall ng Manitoba. Ayan, nandito kasi ako sa loob ng sasakyan, kaya ayan, medyo lumang luma na siya na building, pero talagang antique na siya at matibay, hindi basta basta. Ayan. Okay, punta naman tayo sa next destination natin. Okay guys, sunod natin na pupuntahan is post office ng Manitoba. Ayan. Stop muna tayo. Before we stop, and left and right. Okay. Halos magkatabi lang sila ng City Hall, nasa gilid lang. Kaya ayan, banti tayo, banti tayo dito ng konti. Ayan. So ayan guys, kung napapansin nyo yung mga tao may daladalang mga box, dahil dyan kinukuha yung mga sulat, mga packages. Ayan. Ayan guys, so ayan yung post office ng Manitoba. Ayan. Okay. Sunod nating pupuntahan is pupunta tayo ng museum. Pupunta tayo museum ng Manitoba. Malapit lang naman dito. Daan-daan lang tayo dahil medyo madulas ang daan dahil umulan nga kanina ng snow, so kaya madulas.
Oke, kita pulang. Pagdadrive pala dito sa Nipawa, guys. Nipawa, Manitoba, Canada. Is very strict. Maraming rules na kailangan mong sundin, unlike sa Pilipinas na bara-bara. Kaya kung ikaw ay magaling na driver sa Pilipinas, so hindi pwede dito sa lugar na to, dahil lahat dito, lahat ng driver dito is disiplinado. Kaya kailangan mong dumaan sa butas ng karayom bago ka magkaroon ng lisensya. Malubak. Before we stop, tayo sa museum. So guys, hindi tayo pwedeng pumasok sa museum kasi Beautiful Plain Museum, Nipawa and area, a visual history. So close siya. Yeah, hindi tayo pwedeng pumasok. Pinakita ko lang sa inyo, guys. Ito yung museum ng Nipawa. Lang tayo at sunod nating pupuntahan is nakikita nyo guys, puro puti ang paligid. Ating pupuntahan is simbahan. Actually guys, maraming simbahan dito sa Nipawa. Pati bang simbahan ikaw ay Catholic or Iglesia or ano-ano pa, at meron silang mga ganyan simbahan dito sa Nipawa. Ayan, so ano guys, mag-enjoy kayo sa travel natin.
problemang panahon. Dahil kanina lang umulan ng snow pero konti lang naman. Pero natutunaw agad kaya medyo madulas. Importante talaga na magpalit ng gulong pag dating ng winter kasi delikado, madulas. Kasi pag ikaw ay naka all season lang pag winter, so nahirap mag drive madulas. Okay, nandito tayo sa charts ng St. Dominic Catholic Charts. Ayan, kita nyo guys, papakita ko sa inyo. Ayan, St. Dominic at St. Dominic Roman Catholic Charts. Ayan. Okay guys, sunod naman nating pupuntahan is daanan natin yung school ng elementary school at pupuntahan natin yung high school and then hospital. Ayan, alam nyo ba guys ang pag-aaral ng mga bata dito sa lugar na to is libre lang simula kindergarten hanggang grade 12. Wala kang gagastusin sa tuition. So ang gagastusin mo lang is yung mga gamit lang nila. Kaya malaking tulong talaga pagka ganito ang patakaran ng government. Laking ginawa talaga sa mga tao at especially sa hospital, libre lang guys. Ito guys, ito ang school ng elementary, yung nasa bandang kanan. Ayan, ang pangalan niyan is Hazel M. Killington School. Ayan, ayan ang school ng elementary. Guys, ng school naman ng mga high school. Yun nga guys, sabi ko nga kanina, lahat dito libre, hospital, ganyan. Pero obligado ka talagang magbayad ng tax pag ikaw ay may trabaho. Automatic deduction talaga yung libre payday na libre pinsinas. Natin
silang indoor basketball yan, basketball court. Tapos lahat ng mga activities pag winter, dyan doon ginaganap. So, banda doon naman guys is hospital, ayan, Nipawa Health Center. Ayan guys, nakikita nyo. Nakikita nyo yung pangalan na yan. Ayan, parking lot. Emergency main entrance. Ayan. Guys. Ayan lang. Pag gusto mo magpa-check up, punta ka lang dyan. Agad-agad talagang aasikasuhin kanila. Ito naman yung oval. Pagka summer is maraming ditong nagja-jogging. Nakikita nyo. Ngayon may winter, wala. Parang ghost town. Ayan, itong nakikita nyo rin itong mga puno guys. Oh. Walang mga dahon. Akala mo mga patay na. Pero ano lang yan, natutulog lang. Dahil pagdating ng summer, tutubo na naman ulit yung mga dahon yan. Itong nasa gilid ko is ano yan, yung may dahon is pine tree. Ayan talaga, mapasummer man o winter, talagang hindi nalalagas yung dahon yan. Ganun at ganun pa rin ang itsura niyan. So itong mga hindi ano, hindi pine tree, talagang every full season nalalagas talaga ang ano niya, dahon. Ayon sa yellowhead naman, yellowhead tsaka eskwelahan ng high school guys is magkatabi lang ito, halos nasa gilid lang ng high school itong yellowhead. Itong yellowhead pala na tinatawag na to is nirerentahan pala ito guys, kung may mga activities pala na gagawin dito. Yan, kasi ito ay malawak, parang isang basketball court ang loob nito eh. Ayan. Lawak niya. Ayan. Nice. Yellowhead Center. Ayan. So yung kulay puti na entrance na yan is dyan na masukan. Pagka may mga limbawa, malakihang event, malakihang okasyon, kasal, ayan, pwede dito. Ayan, Christmas party ng highlight yung pinagtatrabaho namin, kasi every December may Christmas party dito ginaganap. Eh ngayon dahil nga sa pandemya, so walang Christmas party, cancel dahil nga iniwasan ng social distancing. Siyempre pag Christmas party, ibig sabihin is maraming tao o almost ano yan, nakaraan 600 katao, tapos magdadala pa yan ng partner nila, ng asawa, so times 2, so 1,200 lahat, so wala na, hindi na masusunod ang social distancing pag kaganyan. Okay guys,
susunod nating pupuntahan naman is pala guys, minsan dito din ginaganap yung paglalaro ng hockey. Ayan. Nandyan sa loob yung court ng hockey. Kung familiar kayo sa laro ng mga kanidyan, hockey, ayan. Maliit lang na bula yun na kulay itim. Hindi naman siya bula. Dilog siya na parang alam mo yung larong pool yun, medyo malaki-laki lang doon at yun tapos may hawak silang stick na parang letter L. Ko alam kung anong tawag doon. Ano siya kung naglalaro ng hockey. Ayan, at yung building na yan guys, ayan ay apartment. Ayan, makikita nyo. I'm not sure kung magkano ang rent dyan. Siguro mga 900 pataas, ganyan a month. Hindi pa kasamang ano doon, mga bills. So ayan guys, stay tuned lang kayo guys at marami pa tayong pupuntahan habang kunikwentuhan ko kayo. Ayan, galain natin lahat. Ito naman, magkaharap naman yung ayan o, Giant Tiger at saka Bry Mount. Yung Bry Mount nga pala is yan yung inaarkilahan din ng mga may nagkakaroon ng mga okasyon like birthday and binyag. Yan, dyan nila ginaganap. Almost mga Pilipino din ang nag-ano dyan, nagre-rent. And then yung Giant Tiger, diyan naman na bibili yung mga grocery, damit, kung ano-ano pa. Dito rin banda yung Tim Tom Grocery Store, Asian Store tawag dyan. Dyan naman nabibili yung mga Filipino food, Shop Easy. Nandun din yung bangko na PMO. Dito naman sa kabila is ito, grocery store dito. Yan yung tinatawag ng Safeway. Dito sa kabila naman, ayan naman yung Nipawa Pharmacy. Ayan. Dito sila. Kuti natin lahat guys. Sana mag-enjoy kayo. Station. Meron din silang bangko dito na credit union. Ayan. Ang dinaanan natin dito sa kanan is dating fire station. Ayan, lumipat na. Malapit na sila banda doon sa may museum. Natin kanina guys. Ayan guys, oh, yung police station, yan makikita niyo. Yan yung police station. Simple lang yung police station nila dito. Kanan yung
dyan is RCMP. Limutan ko na nga yung meaning ng RCMP. Hindi ako magkakamali. Royal Mountaineer Canadian Police. Ayan. Hindi ko alam kung perfect. Kayo na humusga, guys. RCMP. Ayan, meron din dito mga bilihan ng mga kung ano-ano. Ano sa inyong bahay. Gaya ng mga kung ano-anong gamit. Ayan, yung tinatawag nilang home hardware. Ayan. Sini, guys, punta lang kayo dyan sa theater ng Nipawa at meron silang palabas dyan minsan. Title, meron din silang building dito ng line title. Yan, ito pala, guys, Royal Canadian Legion. Yan, yan naman ni minsan pwede rin arkilahan yan dyan. Ikaw ay may okasyon like binyag, pwede rin yata kasal dyan. Basta reception lang naman ito, guys. Ito naman yung bangko ng RBC at nandito rin yung Nipawa Nursery School, Nipawa Public Library. Ayan, meron din silang liquor mart. Ayan, guys, yung Filipino grocery store din yung Philmart Corporation. Ayan, nandiyan din yung pharmacy, Harris Pharmacy, Bamboo Restaurant, BMO, CIBC, at dental, Nipawa Dental Office, at CIBC. Ayan, meron ding auto pack dito, guys, kung kayo'y magpaparehistro ng insurance ng iyong sasakyan, nandito din. At kung gusto nyo kumuha ng lisensya, ayan, meron din. Ating pupuntahan, guys, is yung punta tayo ng High Life. Okay, punta natin yung High Life na pinagtatrabuhan namin para 5 minutes or 10 minutes from here in Nipawa. Ito, may ano rin sila dito. Soccer field, yeah. Dito rin yung nilalaroan yung pag every summer. Dito madulas ang daan, guys. Yeah, dadahan-dahan lang ako. Natatandaan nyo pala, guys, yung video ko noon na sa
summer, and dito yun lumubog na mga bahay, dito yun, ayan, yung nasa left. Yung mga gilid niyan. Ayun, para hindi pumasok yung tubig sa bahay kasi may basement kasi yung bahay, kaya kailangan hindi mapasok, pero iwan ko lang, baka napasok na talaga. Ito yun guys, dito sa may park, Lions Park. Ayan. Ayan na, yung swimming pool na yan, pinapaliguan yan every summer dyan. May entrance naman siya pero hindi naman gaano kamahalan. Ito yung Lions Park. Picnic dito minsan pag summer, ngayon yung winter nagkatao-tao. Ayan, Lions Riverbend Park, since 1954 pa pala yun. Ano, nandyan yung trail, pagka nagbabay kami nadadaanan yun dyan. Halos 75% na ng mga naninirahan dito sa town na to guys is Pilipino, mga kababayan natin. Marami na rin silang marami na rin na mga nakabili ng bahay dito, at yung iba ay nandito na rin yung mga pamilya. Pamilya mo is dito na, lalo na pag marami kang anak. Ayan. So papunta na tayo ng High Life. Ayan, grabe ang tubig dito dati. Guys, bandang kaliwa kanan ko is ito yung campground ng Mipawa. So kung ikaw ay mahilig sa mahilig ka mag-camping, pwede kang mag-camping dito. May bayad siya pero hindi naman ganong kamahalan. Maraming mga dumadayo dito, mga taga ibang lugar, para lang mag-camping. Kasi sa lugar na to guys, pagka-summer, yan yung isa sa libangan ng mga tao dito. Yan ay ang camping. Masarap mag-camping dahil naranasan ko na rin. Ilang beses na rin akong sumubok mag-camping. Kaya, masarap, enjoy. Ayun, marami kang mga kasama, mga kaibigan, mga kumpare, kaya, masarap. Overnight kayo doon. Kung ano-ano yung mga gagawin nyo,
fishingan, hindi kayong mag-fishing, dala lang yun ang pamimit nyo. Tapos, siyempre, hindi maiwasan ng mag-shot-shot, tagay-tagay kunti, yung palipas-buras. Minsan, playing cards. Minsan, kung may mga talent naman kayo, meron din jamming-jamming, mga dalang gitara. Kung ano-ano pa. Minsan nga, nasubukan namin mag-camping. Naalala ko dun sa may bandang Pasil. Mga rin, tinulak ko. Medyo matagal na kasi yun. Last year pa yun eh. Nag-camping kami ron. Dinala namin yung bike namin. So, malapit ang trail ng Asisipi Provincial Park doon. So, habang kakamping kasi ano yun siya eh, long weekend. So, pangalawang araw namin sa camping, pumunta ka. Design ka na ng pare ko na pumunta doon sa Asisipi. Siguro naman guys, panood nyo yung video namin nung nag-ride kami sa Asisipi Provincial Park. Sana napanood nyo para makarelate kayo sa video ko. Sarap doon guys kasi sasakay mo rin at ikaw hanggang sa makarating ka na naman sa taas at balik na naman, pababa na naman, balik-balik lang, pero iba't ibang trail lang dadaanan mo kahit pabalik-balik, pero lahat pababa at marami siyang jump. Yan, try natin yung camera guys. Ayan nga pala yung apartment na yan, nakikita nyo. Ayan is yan it Broadway, tawagin apartment, Broadway apartment. Ayan, kulit ng kulay, mayroong pula, mayroong gray, mayroong blue, ano yan, up and down. Siguro kung nagkakamali, ang rent dyan is siguro masa 900 din. Yan guys, tingnan nyo yung pick up truck na yun. Dating talaga sa stop talaga, hindi pwedeng dumiretso ka kasi once na natyambahan ka ng RCMP dito, malaki ang multa nyan pagka ganyan, hindi ka mag stop tapos may sign na stop, napakalaking magmumulta ka na, demerits pa yung lisensya mo. Pag minilas-malas ka pa, meron ka pang tinan na hearing. Kung hindi mo ilalaban, nalaban mo pa, kasalanan mo naman. So, aminin mo lang para hindi na lumala. Hindi pa lumawin mo. Diba? So, okay. Minto tayo guys kasi napakwento na naman ako eh. Puntahan talaga natin. Lapit lang naman.
to. Pagdating mo kasi dyan sa highway na yan, ang takbo mo dyan is 100 na. So pwede kang mag 105 or 109, 110. So 5 minutes lang or 10 minutes, handungan na. Libre. So, ayan. Saan tayo doon? Kailan tayo ng mask kasi kailangan naka-mask pagka pumasok ka doon sa planta. Tayo papasok ng parking lot lang tayo para wala naman na tayong pasok ngayon eh. Parking. Ayan. Malaking pangalan, High Life Foods. Ayan. Yaman ng High Life, daming sasakyan, no? Ito yung parkingan, ito yung mga sasakyan ng panggabi. Sila ngayon yung mapasok ngayon dahil ano sila, chicken ship na. Tumandang tayo doon guys. Baboy galing truck at yan din yung pag papahingahin bago katayin. Ipin nyo sa isang araw mahigit 1,000 yung pinakatay namin. So
hati yung umaga at pang gabi dun sa itaw sa ngayon. So, lang ko lang 4,000 kada ship kinakatay sa isang araw. Yung guys, ang karami yun. Okay. Nawak ng parkingan ng Highlife pero kinukulang pa. Sobrang dami na ng empleyado. Dito naman yung iksitan. Lahat ng mga sasakyan na palabas dito dumadaan. So yung dinaanan natin doon kanina is doon yung entrance. Ayan. Lahat ng mga palabas dito dumadaan. Tayo ng Nipawat Town. Ayan, diyan kami nagtatrabaho na Highlife. Mabilis pala sa menu guys yung
school. Kalsada na to is ito yung Highway 5. Ayan. Puntang Dauphin. Ito naman is ano na to, Panipawan na to. Ito na. Andiyan naman yung mga passport.
station, Co-op grocery store, yan din yung ESO gasoline station, meron din silang Pasgas, yan. Ba kayo guys sa aking tour punta natin yung bagong fire station, tingnan natin kung baka drop by tayo doon. Winter tire na ako niyan ha. Pero sumasadsad pa din. Talagang black ice. Madulas. Advisable lang all season na gamitin sa winter dahil ako madulas. Ako sa inyo guys, kung may budget lang din naman kayo, pumili kayo ng winter tire. Namin napakatidikado sa winter na madulas ang daan. Tire na ako, dumudulas pa eh. Lalo na kaya pagka all season, hindi, lalo hindi nakakapit yun. Dahil lang all season, pagka winter, eh, lalo na pag malamig na malamig, eh, tumitigas yan. Unlike sa winter tire, kahit gaano kalamig, ma-minus 30 pa dyan or 40-50, eh malambot pa rin yan. Kaya talagang ano siya, kapit na kapit. Sure kung magkano ang rent yan sa apartment. Yan guys, oh, yung kulay pula na yan, yan yung bagong fire station. Yan, may pawa fire station. Yan, may pawa fire hall. Yan.
hinto para nakita ko lang sa inyo. Kaya once na may sunog, maglalabasan ng mga fire truck para iligtas ang mga nasunugan. Okay, natin yun is experience pala dyan sa Pilipinas ng mga kababayan natin, yung experience ng pag-butcher, maaari kayong mag-check sa online para mag-apply na hiring. Pwedeng direct, hanapin nyo lang yung website ng Highlife and Life Goods.
McDonald's. Dito yung lugar ng mga fast food. Hindi lang kayo kung saan gusto nyo kumain dyan, guys. Every day, pumupuno yung mga yan. Para gumalagala. Trabaho, bahay, luto, kain, tulog. Pagdating ng sahod, padala. Padala sa mga pamilya sa Pilipinas. Padalahan ng pera, guys. Sinabi ko lang kanina, hindi ko pinakita sa inyo. Tatlong Filipino food pala ang mayroon dito sa Nipawa. Yung isa is Smart. May-ari nun is yung Koreana. Tinda din siya ng Filipino food. Mayroong luto, mayroong hindi pa. Mayroon din Philmart. At Tintum. Tim Tom Store. Ayan, open pa sila ngayon.
until Monday to Friday, hanggang 6 yun ata sila ng hapon. Pagka Friday, Saturday yata is alas 8. Yan, kasi maraming nagpapadala, lalo na pagkasahod. Yan. Maraming Pilipino dyan guys ang bumibili. Yan, kahit ako, may bili din ako dyan. Yan. So, nakikita nyo yung sign ng pinta siya. Tintong Asian Grocery. May-ari yan. Pilipina si Maring Det, mali ko rin kung anong mga kailangan yung mga ingredients guys, punta lang kayo dyan kay Ting Tong. Yan. So punta naman tayo doon sa kabila. Pumasok dito, pero sa ngayon close na siya. May open hours lang siya, yun. Pero medyo malayo kaya hindi natin makikita. Ayan, libre lang siya at libre wifi pa. Yung tabi nito guys is Nipawa Nursery School. Ayan, yung mga bata nyo nag-aaral ng nursery. Yan, pwede dito yan. I think punta ka lang dito para i-registered or through online. Ayan, ganun. Okay. Next destination na naman tayo. At pagka nag-road test nga pala guys, diyan nagpapa-exam yung examiner ng autopack sa likod ng library na yan. Ngayon pagka ikaw ay nag-road test na, diyan kayo manggagaling sa Nipawa Library. So ayan, Legion Canadian, Royal Canadian Legion.
multiple plane. Kapag nagpa-appointment kayo guys sa medical, about medical, dito kayo nang pupunta para magpa-appointment. Kung sino man ang doktor nyo, or kung wala pa kayong doktor, ayan, bibigyan nila kayo kung para tuwing magpapa-check up kayo ay mayroon na kayo doktor. Ayan, gaya nyan, ilang doktors lang meron dito, 2, 4, 6, 8. Nakikita nyo ba guys yung kulay itim na sign yun? Dr. G. Ong. Ayan. Dr. R. Putker. Ayan. Si Dr. M. Tarik. Dr. B. Piligan. At si Dr. S. Weedy. Dr. N. D. Silitz. Dr. Key. Wareham. Dr. G. Cram. Ayan. Ang doktor ko nga pala dito si Dr. G. Cram, Jordan Cram. Ayan. Siya yung family doktor ko dito sa Nipawa. So kung wala naman siya, is meron naman mga ibang doktor na check sa'yo kung in case na wala siya or absent. Okay. Ano guys, nakatulong ako sa inyo. Magkaroon kayo ng idea. About sa medication. Support. At sana
mawala na yung problema ng buong mundo para bumalik na sa normal. At marami na rin sabik na magbakasyon. Ayan, so dito muna tayo. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana lumawak pa yung ating channel. At hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Thanks for watching. Ang mag subscribe, like, and share ay suswertihin. Meron tayong kasabihan. Ang much better to give than to receive. Alright. Thank you. Bye bye. See you in my next video. Oh, ready? One, two, three!